Hi guys, welcome back to our channel and another vlog na naman tayo. So today, wala akong masyadong na-upload na video. Sobrang busy kasi dahil yun, may mga gawa akong mga portraits. So yun yung mga pinagkakabalan ko today. So today is i-video ko kung paano ko ginagawa yung portrait. So samahan nyo. And bago tayo mag-start, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, just like and share the video. And don't forget to subscribe. I-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aming mga video. So, start na natin. So yun guys, yun yung mga ginagamit ko sa paggawa ng portrait. So meron board. Board. Yung ginagamit kong board ito. Pin bridge board. So napaka gandang quality po niyan ng board na yan. So karamihan sa mga ginagawa kong portrait guys is pin bridge yung ginagamit ko. So 15 by 20. So yan, tsaka so yan yung mga gamit ko sa paggawa ng portrait, mga brush. So yan, sobrang tagal ko na ginagamit mga yan. So almost 2 years na hindi ko pa pinapalitan. So pwede pa kasi yan. And then ito yung next ko na gagawin, next project. Yan. Gagawin ko. So yan. Meron tayong bin bridge board dito na 15 by 20. So, ikakat ko muna to ng 13 by 17 na size. So, medyo malaki kasi ito kahit kakat. So, ito guys, matagal ko na akong ginagawa to, or matagal ko na siyang ginagawang sideline. Dati pa. So, ngayon kasi wala akong masyadong ginagawa. So, yun. Mga tumatanggap ako mga portrait. Paggawa ng portrait. So, dagdag income na rin, syempre. Actually, meron pa may mga ano eh. This year kasi halos may mga maraming na naka-reserve ngayon na papagawa sila ng portrait. So, pang regalo dahil anong malapit na kasi mag-Valentine's Day. So, yun. Nagpo-post lang ako sa mga ano, sa Facebook. Yan, para at least kung may hinanap sila pang gift. So, yun, makikita din nila dun yung mga list na pinupost ko. Sobrang ganda kasi ng ano, ng portrait pang gift. Dahil, yung ginagawa ko kasi is, ano, hindi siya mag-fade and, ano siya, lifetime portrait kasi. So, meron na din yung naka-reserve dito na frame. May frame na rin dito. So, may frame na rin to. So, nakatabi lang to. So, yung kaka niya. So, metro style. So, ikakap ko to ng ano, ng 13 by 17. So yun kung sa mga ano dyan, sa mga taga Angeles, Pampanga,
gusto mong magpagawa ng portrait, na charcoal portrait, lalagay ko yung Facebook account ko sa description. Click nyo na lang doon yan. Pwede kayo mag-inquire. Mga nagpapagawa kasi halos dealing in dealing dito sa mga ano, sa Pampanga. So may mga ibang ano dito, ibang lugar din na nagpapagawa. So kadalasan meet up lang. Hindi ko siya pinapa COD or ano, dahil syempre pag kukunin nila kasi yan, naka-frame. So delikado kasi kapag ano, delikado kapag may salamin kasi papa-deliver siya. So yan, na nalagay ko na yung mga kanina. Tatap ko muna yung center. So sa baba, kahit hindi ko muna i-cut. Ayan. So yan, igagrap ko to dito sa board. Yan. Para may, ano tayo, may pattern. So yan guys, igagrap tayo ng ano. Pero bago natin ito i-grap, is lalagyan ko muna siya ng charcoal powder sa likod. Yan. So, itong picture na lalagyan ko siya ng charcoal powder sa likod. So, ito yung gamit natin. So, yan. Pit charcoal hard fiber castel. So, ito yung ginagamit ko sa pagpipaint ng charcoal portrait. Paano ba natin, paano ko ba ginagawa to? So itong charcoal pencil na to is gagawin ko siyang charcoal powder. So sandpaper. So, durugin ko lang siya dito sa sandpaper para maging siyang charcoal powder. So yun guys, yan. Naging powder na siya. So next naman, lalagyan na natin siya ng charcoal powder sa likod. So gamit ito, brush. So ibabrush ko lang siya ng charcoal powder. So ganito lang ginagawa ko pag nag-grap. So yung iba is gumagamit sila ng mga may mga lines para yun yung sundan nila. So yung sa akin, kailangan ko muna mag-print.
paggawa kasi ng portrait, hindi rin ganun ka easy yung paggawa ng portrait. So, kailangan talaga na ano, mahaba ang pasensya. Siyempre, dahil detail yung mga ginagawang parts sa mga portrait or sa mukha ng tao, sobrang matagal siya ginagawa. So yun guys, lalagyan na natin siya ng charcoal powder sa likod. So ngayon, igagrap na natin siya sa board. So yun, igagrap ko na yung pattern natin. So itong gamit ko yung walang tintang ano, ball pen. So parang ano din, parang gumamit ka rin ng carbon para magkaroon siya ng sketch sa board mo. So kailangan pagkakaprint ng ano ng picture is medyo malinaw para hindi mahirapan sa mga shape or lines na gagawin mo. Para yung mga parts ng mukha is makakuha ng maayos. So yun guys, nag-wrap ko na yung pattern natin. So yun, tomorrow i-start ko na siyang isi-shading. So yan, hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na pinipare ko. Again, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, just like and share the video. And don't forget to subscribe. Thank you for watching guys, and keep safe. God bless and bye-bye.